Samantala, fiscal management ang sagot ni Finance Secretary Jokno upang maisaayos ang pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Ani ng kalihim naghahatid ito ng kaalaman upang mapataas ang gross domestic product ng bansa at ekonomiya nito. Para sa detalye ng balita, tunghayan sa report ni Ashley Lupena. Pagsasaayos sa paggasta ng pananalapi ang nais ni Finance Secretary Jokno. Ayon sa kalihim, ito raw ay isang paraan upang mapabuti ang pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Determinado si Finance Secretary Benjamin E. Jokno sa pananaw nito na pabutihin ang pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng maingat na pamamahala sa mga pinansyal. Sa pagsisikap na maibalik at mapabuti ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa pre-pandemic state nito, pinangunahan ng Finance Chief ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang economic team sa pagbuo ng kauna-unahang medium-term fiscal framework upang makamit ang katatagan ng macro-fiscal nang hindi naaapektuhan ang paglago ng ekonomiya. Tinukoy ang Fiscal Consolidation Plan bilang gabay ng pamahalaan na mapababa ang debt-to-growth domestic product ratio ng bansa na mula sa 60.9% noong taong 2022 at sa mas mababa sa 60% sa taong 2025. Isa pa ang pagpupunan sa mga kabawasan sa GDP ratio hanggang sa 3% sa taong 2028 at ang pagpapanatili sa pondo sa sektor ng infrastruktura sa 5-6% ng gross domestic product taon-taon. Naghatid ng iba't ibang reforma na aprobado ng Pangulo si Finance Secretary Jokno kabilang ang Public-Private Partnership Policy Framework at ang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund. Pinangunahan ng Finance Chief ang international at lokal na Philippine Economic Briefings upang maipakita ang matibay na macroeconomic fundamentals ng Pilipinas at mga prioridad na lugar para sa pamumuhunan. Para sa EuroTV News, Ashley Ann Lupen. Sumasaludo sa bawat Pilipino.